Turn your Bibles in the Gospel of Genesis. Genesis chapter 28. Praise God. Genesis 28 verse 10. Then Jacob departed from Beersheba and went toward Haran. And he reached a certain place and spent the night there because the sun had set. And he took one of the stones of the place and put it under his head and lay down in peace. Then he had a dream. Everybody say dream. And behold, a ladder. Sa ibang translation, a stairway on the earth with its top touching heaven. And behold, the angels of God were ascending and descending on it. And behold, the Lord stood above it and said, I am Yahweh, the God of your father Abraham, the God of Isaac, the land on which you lie. I will give it to you and to your seed, and your seed will also be like the dust of the earth, and you will spread out to the west, to the east, to the north, to the south, and in you and in your seed all the families of the earth shall be blessed. Behold, I am with you and will keep you. Wherever you go, I will bring you back to this land. I will not forsake you until I have done what I have promised to you. Then Jacob awoke from his sleep and said, surely the Lord is in this place. I did not know it. And he was afraid and said, how terrible is this place? This is none other than the house of God. And this is the gate of heaven. I want you to focus on verse 12, mga kapatid. Nakita ni Jacob in a dream, there was a ladder stood on the earth with its top touching heaven at nandun ang ating Diyos sa tuktok. I want to preach to you, mga kapatid, with the subject, the stairway to heaven. The stairway to heaven. Kamayan mo yung katabi, sabihin mo, stairway to heaven. And you may be seated, mga kapatid. Ibigay ko, mga kapatid, yung ating outline bilang direksyon ng ating pag-uusapan. Verse 10 to verse 12, we're going to talk about Jacob's dream. And verse 13 to verse 17, we will talk about Jacob's destiny. Ngayong umaga, mga kapatid, I want to convince you of two important points. Two points. Number one, there is indeed a stairway to heaven. Salamat sa tatlong nag-amen, isang nag-burp, mga kapatid. Try ko ulit. Maniwala man kayo o hindi, totoo po na merong stairway papunta sa langit. But that's my first point. Ewan ko lang kung papalakpak pa kayo sa second point. The second point is, ang stairway ay hindi religion. Oh, hallelujah. Now, naintindihan ko bakit may ilan sa ating confused. We live in a world na countless religions. Lahat nagsasabi, kami ang katotohanan, kami ang totoo, kami ang totoong tinawag ng Diyos. Lahat ay nagpo-proclaim na nasa kanila ang katotohanan dito sa mundo. There are thousands of religions, mga kapatid, at lahat sila sinasabi, kami ang stairway sa heaven. Marami pong religion katulad ng Hinduism, Buddhism, Taoism, Shintoism, Judaism, Catholicism, Islam, at marami pang iba, mga kapatid. At lahat tayo ay hindi maiwasan na magtanong, sino ba talaga ang nagsasabi ng katotohanan? Sino ba talaga ang stairway to heaven? Saan ba mahanap ang stairway heaven? Dahil kahit ano pa ang relihiyon mo ngayon, mga bisita, one thing is certain, there is only one stairway to heaven. Ang pagpunta sa langit ay hindi katulad ng Baguio na pwede kang mag Marcos Highway, pwede kang mag Cannon Road.
ang pagpunta po sa langit ay meron lamang isang daan, mga kapatid. There is only one stairway. There is only one way. There is only one Lord. There's only one faith. There's only one baptism. So you need to pray to God na mahanap mo out of the thousand ng religion, sino kaya yung one stairway. Lagi ko itong sinasabi sa maraming panahon at lagi akong binabash ng walang katapusang bash. Every week, tinatagtad yung aking messenger, bulaang propeta, kampo ng demonyo. Every time na nangangaral ako na ang reliyon ay hindi makakapagligtas sa'yo, ang daming reliyon nagwawala, mga kapatid. At may iba may death threat pa, may iba may voice message pa. Saan ka? Saan ka? Gwapo ka pa naman. Hindi, wala yung gwapo ka pa naman. Ako lang nagdagdag nun. Yun yung inaasahan ko na sabihin, mga kapatid. Every day, yun ang sinasabi nila. Hinahamon ako ng debate na meron daw relihiyon na makakapagligtas. Pero kahit sa ulan ng mga bashing and negative comments, hindi nagbago yung aking posisyon. I will still say it right now. Religion cannot save you. Hindi relihiyon ang makapagligtas sa'yo. I am a follower, a loyal, affiliated sa United Pentecostal Church. I am proud of United Pentecostal Church. I love United Pentecostal Church. But I will also admit, United Pentecostal Church cannot save me. UPC didn't die for me. UPC is not the Savior. UPC points us to God, but UPC is not God. Do you hear me, church? Religion cannot save you. Bakit? Dahil ang nawala kay Adam and Eve ay hindi religion. Ang nawala ay relationship. Upo muna kayo, mga kapatid, bago ako manggigil. Bakit tayo pababalikin ni Lord sa relihiyon kung hindi naman relihiyon ang nawala sa Garden of Eden? Ang nawala sa Garden of Eden ay relationship ng tao sa Diyos, mga kapatid. Hallelujah. In fact, kung meron kang relihiyon, pero yung relihiyon mo ay hindi mo nakilala ang Diyos, hindi nagbago ang iyong buhay, wala kang personal relationship sa Diyos, yung relihiyon na yan ay hindi po stairway sa heaven. Yung relihiyon na yan ay wide gate papunta sa impyerno, mga kapatid. Hallelujah! So kung ikaw ngayon, mga bisita, panauhin, ay nalilito, I hope makakatulong tong sasabihin ko sa inyo. Ang stairway sa heaven ay hindi po organization. Ang stairway sa heaven ay hindi po religious group. Ang stairway sa heaven ay hindi institution. Ang stairway sa heaven is a person. Sabihin ko mamaya, kung hindi ka matutulog, and mga panauhin, this person that I will tell you right now, matagal ka na niyang inaantay. Matagal ka na niyang iniibig. Matagal ka na niyang hinahanap. Matagal na siyang nag-aalala sa'yo. Oh, hallelujah. Hindi mo pa siya kilala. Kilala ka na niya. Hindi ka pa nakapasok dito. Kilala ka na ng Diyos. Nakita niya yung kasalanan mo. Nakita niya yung kalungkutan mo. At itong person na sinasabi ko sa inyo, I have a good news. Nandito siya ngayon sa ating kalagitnaan. At malaya siyang magpapagaling. At malaya siyang magpapalaya. The stairway to heaven is not park. The stairway to heaven is a person. So we don't preach a religion. We preach a person. Now, sino dito ang gustong makapunta sa langit, taas sa kamay, mga kapatid? Hallelujah. Sino dito ang gusto makapunta ngayon agad? Hallelujah. Gusto niyo pero ayaw niyo mapunta ngayon, mga kapatid. Now, huwag kayong mahiya. Huwag kayong mahiya. Upo muna kayo, mga kapatid. Huwag kayong mahiya. Sino dito ang hindi pa kayo sure na sa langit kayo mapupunta pag namatay kayo? Hindi pa kayo sure?
Ba? Parang sure lahat ah. Nakakatakot ah, mga kapatid. Hindi ka pa sure, huwag ka pong malungkot. Huwag kang mag-alala. Kaya ka dinala ngayon ng Panginoon dahil alam namin paano makapunta sa langit. Hindi iyon bunga ng aming research, hindi iyon bunga ng aming theory, hindi iyon bunga ng aming assumption, kundi dahil nakasulat dito sa authority ng Word of God. Nakasulat dito paano makapunta sa langit. Wala ka dito para turuan ka namin maging mayaman. Wala ka dito para turuan namin maging successful. Nandito ka because we know and we will point you today the stairway to heaven. There is a stairway to heaven. Ang mundong ito, mga kapatid, mga panauhin, ay gugunawin ng Diyos. The Bible says, darating ang panahon, ang araw ay magdidilim, ang dagat ay magkukulay dugo, ang bundok ay magugunaw, ang mga bituin ay maglalaglagan, ang mga ulap ay tutupi, at ang kalawakan ay mapupunit, mga kapatid. Pero meron kaming magandang balita ngayong umaga. There is a stairway to heaven. Sa mundo na puno ng kasalanan, kadiliman at kasakitan, there is a stairway to heaven. Sa mundong kumukupas ang damit at nangangalawang ang mga gamit, there is a stairway to heaven. Sa mundo na superficial and very shallow, there is a stairway to heaven. Sa mundo na overshadowed ng galit, gera, alitan at pag-aaway, there is a stairway to heaven. Kaya kaming mga Christians, hindi kami nawawala ng pag-asa. Kasi ang aming hope ay wala sa earth. Ang aming hope ay nasa stairway to heaven. Ang mundong ito ay sira na talaga. Huwag na kayong mag-expect na gaganda pa ang ating mundo. It's just going to be worse. Sinerch ko sa internet, how to save the planet. Ang dami doon mga website, 70 steps, how to save the planet. 100 steps, how to save the planet. But the point is, sabi ng Bible, susunugin to ng Panginoon. There is no point of saving the planet. At ang natatawa ko, mas concerned pa sila i-save yung planet kaysa i-save yung kanilang kaluluwa. Let's not focus on saving the planet. Let's focus on saving our souls. And religion cannot save your soul. You cannot save your soul. I cannot save your soul. I have to find that stairway to heaven. I'm gonna look for that. I'm gonna find that. Where is that stairway to heaven? Oh, hallelujah. I'm not here to provide an escape. I'm here to point to you upang maranasan nyo ang eternal joy, eternal life, eternal peace, mga kapatid. Bakit ba natin kailangan mahanap yung stairway sa heaven? Dahil sa heaven, there will be no more pain, no more sorrow, no more crying, no more heartaches, and no more death. Hallelujah! Ewan ko kung meron pa bang mas magandang good news dito. There is a stairway to heaven. And I want to tell you, mga kapatid, sino ka man ngayon, you are invited to come to that stairway to heaven today. Lagi ko sinasabi, sabihin ko ulit ngayon, your greatest need is not success. Your greatest need is salvation. Kaligtasan, mga kapatid. So tingnan natin ano yung panaginip ni Jacob, mga kapatid. Now, konting comment lang, a little bit footnote here. Hindi ako makapaniwala na sa dinami-daming tao sa panahon noon sa Bible na pwedeng ibigay ng Diyos ang vision and glorious vision ng stairway to heaven kay Jacob pa talaga. Yan ang tumawa yung matatanda eh.
Ginagaya ko yung matatanda, mga kapatid. Sa daming pwede niyang bigyan, pwede naman si Job, pwede naman si Abraham, pwede naman si Daniel, pwede naman si Mishael, kay Jacob pa talaga na buungit, mga kapatid. Yung lokolokong tao. Tanggap ko kung ibigay ni Lord yung vision ng stairway sa heaven sa taong na pala-fasting, sa taong pala-pray, sa taong lagi nagpupuri sa Diyos at sabihin ng Diyos, nakakatuwa siya, ipapakita ko yung aking vision ng stairway to heaven. Pero pinakita niya sa isang liar, sa isang deceiver, sa isang cheater, sa isang fugitive na loko-loko at tumatakas, mga kapatid, dahil papatayin na ng kanyang kuya. Oh, hallelujah! Pinapakita to sa atin ang Panginoon para tayong magbabasa, we can relate, we can identify ourselves. Na kung si Jacob nga, na loko-loko, na walang hiya, na maraming krimen, na habag ang Diyos sa kanya, then ibig sabihin, may pag-asa para sa akin. Dahil yung Diyos ni Jacob is the same God na kasama natin ngayong umaga. Hallelujah. Pinakita mo yung holy, glorious vision sa isang cheater na si Jacob, mga kapatid. Jacob was a liar, cheater, deceiver all throughout his life. Puro siya pagbinuang, panloloko, pagsisinungaling, lying. Niloko niya papa niya, niloko niya kuya niya. Such a joker, mga kapatid. Yet, God chose him. Tinignan siya ng Diyos, sabi ni Lord, gusto ko yan. Isang sinner, meaning ng Jacob ay supplanter, isang scammer. Pero Lord, bakit mo pinili si Jacob? Huwag ka nang magpalayo. Huwag mo nang tanungin bakit pinili si Jacob. Tanungin mo na lang bakit pinili ka niya. We were liars. We were cheaters. We were immorals. We were drunkards. But grace shows up. But the mercy of God shows up. I'm here to tell you right now, sino ka man ngayon, hiwala sa atin dito ang disqualified na matanggap ang grace. Oh, hallelujah. Nasabi ko yun kasi nabasa ko yun sa isang tula, sa isang book ng mga bata, mga kapatid. Gusto niyo malaman? Marites talaga kayo. Ito yung sabi ng tula, mga kapatid, kay Jacob. Liar, liar, pants on fire. Jacob's lies were awfully dire. Jacob was cunning and keen, though his tricks were sometimes mean. But Jacob was part of God's plan. To love and forgive every man and woman. Jacob is not a religious leader, but God makes the choice. God chooses the cheater. If this is weird to you, then you must wonder, why did God choose you? Ang daming mas mabait dyan, pero ikaw yung nandito. Ang daming mas may moral dyan, pero ikaw yung nandito. Ang daming mas qualified sa ministry, pero ikaw yung nilagay dyan. Ang daming mas magaling mag-preach, pero ako yung nilagay dito. It was not our choice. Siya ang bumili sa atin. Siya ang tumawag sa atin. Siya ang nagligtas sa atin. That's why don't let any opinion ng mga tao shut you down. It is God who calls you. Don't question that. Madalas, ang mga tinatawag ni Lord ay yung mga kinukonsider ng relihiyon na disqualified.
What is the message here? Pinili ni Lord si Jacob hindi para i-justify yung kanyang kasalanan. Pinili ni Lord si Jacob dahil gusto ni Lord i-magnify yung kanyang grace. Oh, hallelujah. You don't hear me, mga kapatid. Lagi natin sinasabi, God choose you, God use you in spite of your weakness. That's not true. As I read in my Bible, God choose you because of your weakness. Hallelujah. Basahin niyo ang 1 Corinthians. Many of you were not noble, you were not mighty, but you were weak, you were foolish, you were despised. And then sa bandang dulo nun, sinabi ni Paul, so that no man will give glory, but the glory belongs to the Lord. Hindi tayo malalakas, mga mahihina tayo nilalang. Kaya tayo pinili ng Diyos. Ang mahihina nagpipray, ang mahihina nakadepende sa Diyos, ang mahihina nagpapakumbaba, ang mga mahihina ay walang ibang asan kundi ang Diyos. Sabi mo sa katabi mo, He chose me because I'm weak. Oh, hallelujah. Upo muna kayo, mga kapatid. Upo muna ang mga mahihinang nila. Watch, mga kapatid. Tingnan niyo ang sabi ng Bible, Romans 9:13-15. I'll read in the NLT. The scripture says, I love Jacob, but I rejected Esau. Are we saying then that God was unfair? Of course not. For God said to Moses, I will show mercy to anyone I choose. I will show compassion to anyone I choose. Try nyo mag-aral sa Bible school. Doon nyo makikita, tinawag ba talaga ng Diyos itong mga walang hiyang ito? Ba't ganitong ugali? Babaho ng paa? Ang babastos, mga kapatid. Hindi mo akalain, ito ba talaga yung mga magiging ministro? But we cannot question the mind of God. We cannot question the plan of God. Maaring sa paningin mo, cheater siya. Sa paningin ng Diyos, Israel siya. Sa paningin mo, si David ay isang batang musmos. Sa paningin ng Diyos, hari siya. Sa paningin mo, si Saul ay isang murderer. Pero sa paningin ng Diyos, si Paul ay mighty preacher of the gospel of Jesus Christ. Huwag mong i-underestimate ang kayang gawin ng Diyos sa buhay mo. Hindi ka tinawag dahil spiritual ka na tao. Hindi kanya tinawag dahil perfect ka. Tinawag kanya dahil tinawag kanya. Yun lang yun. It was all because of His mercy. Oh, hallelujah. Ang pinapakita sa atin dito ng Diyos, walang taong disqualified to receive the grace of God. Huwag mong yakapin yung mga negative comment ng tao sa iyo. Sa Diyos, laging may pag-asa. Sa Diyos, palaging may restoration. Sa Diyos, palaging may transformation. Oh, I wanna shout again this morning. There is a stairway for the Jacobs! There is a stairway for the Jacobs! Oh, hallelujah. And the reason nga na napunta si Jacob sa Haran, na naging Bethel later on, he was running for his life. Meron siyang krimen na natakasan niya. Parang iilan sa inyo dito ngayon. Nandito kayo ngayon, nagsimba kayo. Kasi hinahabol na kayo ng barangay, mga kapatid. Hallelujah. May iba sa inyo, may mga kaso pa, na may mga lugar na hindi niyo mapuntahan dahil wanted ka doon. 1 million yung bounty sa iyo, mga kapatid. Hallelujah. Ganun ang buhay ni Esau. And remember, si Esau hindi sanay sa outdoor, mga kapatid. Si Jacob hindi sanay sa outdoor. Si Esau ay hunter. Siya yung lagi sa labas. Si Jacob ay mama's boy. Bayot-bayot, mga kapatid. Ala, ang sakit. Aray, ouch. Aray ko. Maarte, mga kapatid. Si Jacob ay mama's boy. Laki sa bahay, mga kapatid. Anong tawag doon yung parang spoiled. Laki sa layaw. Jacob. Laki sa layaw, Jacob.
Hallelujah. Spoiled brat, mga kapatid, si Jacob. Pero pag talagang tinawag ka ni Lord, aalis ka sa iyong comfort zone, mga kapatid. Kahit mahihiyain ka, hindi ka na magiging mahiya pag tinawag ka ni Lord. Kahit duwag ka, kahit matakotin ka, pag tinawag ka ni Lord, He will transform you, He will develop you, He will mold you, He will sanctify you, He will purify you, He will make you in the way that He wants you to be. Oh, hallelujah. So tumakas siya, Kuya, wag po. Tumakas siya hanggang sa nakarating siya doon sa Haran. And Haran was not a beautiful place. It's a barren place, mga kapatid, sa Haran. Like, walang waterfall, walang magandang bundok, just plain desert. Malungkot doon, mga kapatid, sa Haran. It's dry there, it's dead there. At nung nakapunta doon si Job sa Haran, hindi nga siya nagpipray. Wala ko nabasa na nagpray siya. Hindi nga siya tumawag, Ama Yahweh, mahabag ka sa akin. Wala! Hindi siya nagpipray, hindi siya nagfa-fasting, hindi siya nagbabasa ng Pentateuch, ng Torah, ng Genesis, Exodus. Ay, wala pa pala yun, mga kapatid. Kaya pala di niya binabasa. Hallelujah. Wala siyang binabasa ng any scripture. Wala ang puso niya sa Diyos! But grace shows up. Hindi hinanap ni Jacob si Lord, pero hinanap siya ni Lord. Hindi pinili ni Jacob si Lord, pero pinili siya ni Lord. Hindi mahal ni Jacob si Lord, pero mahal siya ni Lord, mga kapatid. Sometimes ganun talaga ang grace. It will happen in unlikely places, in unexpected time, and in unexpected person. Yung panahon na akala mo, walang-wala ka na, doon pa talaga hinayag ng Diyos ang kanyang biyaya. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Naligtas ka ngayon sa isang dahilan lang. Nag-intervene ang Diyos. Hindi sinabi ni Lord na, ah, okay, nagpipray na siya. Sige, iligtas ko na yan. Ah, okay, nagsisimba na siya. Okay, iligtas ko yan. No. Wala kang ginawa para maging qualified sa salvation. Pero nag-intervene ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Now, what's the message of this? The message is simple. Your destiny is not determined by your history. Hindi porkit pangit ang history mo, yun na rin ang destiny mo. Hindi porkit history mo ay cheater, destiny mo ay cheater. Ang history ni Jacob ay cheater, pero ang destiny niya ay maging Israel, na ang ibig sabihin ay God governed. Oh, hallelujah. I don't care gaano kapangit ang nakalipas mo, ang iyong nakaraan. Your history is not your destiny. And I pronounce in the name of Jesus to break every generational curses right now. Hindi porkit lasinggero tatay mo, lasinggero ka na rin. Hindi porkit drug addict ang pamilya mo, drug addict ka na rin. May pagbabago sa Diyos at ikaw ang gagamitin ng Diyos upang basagin ang sumpa sa inyong lahi. I'm gonna say this again. I'm a product of my past. But I'm not a prisoner of my past. Produkto ako ng nakaraan, pero hindi ako bihag ng aking nakaraan. Kaya pinili Pastor Misha ni Lord si Jacob upang sabihin sa atin ngayon, kung niligtas ko si Jacob, kaya kitang iligtas. Kaya kitang iligtas. Kung binago ko si Jacob, kaya kitang baguhin. Kaya kitang baguhin. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Watch, mga kapatid, upo muna kayo. So, nandun si Jacob sa Haran, pagod na pagod, gutom na gutom, giniginaw, yung higa, yung unan niya daw ay bato. Miss na niya si Mama Rebecca. Mama Becky. Kinakabahan siya. He was haunted by his past.
naalala niya pag ano, yung nananaliksik na mukha ni Esau, mga kapatid. At maaring nag-aalala na si Jacob anong mangyayari sa kanya sa future, paano siya magsusurvive, anong mangyayari sa buhay niya. And out of a sudden, God gave him a dream. And that dream changed his life forever. Ano yung kanyang nakita? He saw a stairway to heaven. Na ang mga anghel, up and down, sinasagot yung prayer ng mga kapatiran, lumalaban sa mga kapatiran, fighting in the spiritual realm, protecting the children of God, up and down ang mga angels, at nakita ni Jacob, dito siya sa pinakababa, at doon ang Diyos sa tuktok, mga kapatid, doon sa heaven, at dito si Jacob sa pinakababa. That is the best picture ng kalagayan ng isang sinner sa harapan ng Diyos. Lord, what can we do? You are so holy. You are so high. How can I get there? Dito lamang ako, isang makasalanan, isang marumi, pero ikaw ay nasa taas. I want to go there. But how? Meron pong malaking gap between God and humanity. Ang Diyos ay banal, ikaw parang imburnal. Ang Diyos ay malinis, ikaw ay parang ipis, mga kapatid. Napakalaki po ng gap. Now, you need to remember this. Ang sabi sa Isaiah 6:3, ang sabi ng Panginoon, hallelujah, the Bible says, holy, holy, holy is the Lord God Almighty. Wala ko ibang nabasa, Pastor Misha, na description sa Bible na in-emphasize 3 times ang nature ng Diyos. Wala ko nabasa sinabing love, 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 love. Grace, 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 grace. Good, 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 good. Pero ang pinaka in-emphasize doon sa Bible, holy, holy, holy is the Lord. He's not only good, He is holy. Kaya mo maging good, kaya mo maging loving, pero hindi mo kaya maging holy. Now ito, holy ang Diyos, andyan ka sa baba, hindi ka holy. Now, hindi pa yun ang pinaka-problema. Ito ang pinaka-problema. Yung Diyos na banal, inutusan tayo, be holy, for I am holy. Yun ang malaking problema. Ang requirements mapalangit ay hindi kabaitan. Ang requirements sa langit ay kabanalan. Pwede kang maging mabait, pero hindi banal. Ang hinahanap ng Diyos ay banal. At yun ang pinaka-dilema natin. How can be holy? Sinabing holy, it means perfect, flawless, pure. Diyos ko, Ginoo, paano ako maging perfect? Flawless medyo. Pure? There's no hope for us. Hindi natin pwede sabihin kay Lord, Lord, dalhin mo na ako sa heaven, mabait akong tao. Hindi ka baitan hinahanap ko? Lord, dalhin mo ako sa langit, marami akong binibigay, tinutulungan ko yung mga mahihirap, nagbibigay ako sa charity, parang si Dwayne Wade. Pero sabi ni Lord, hindi goodness ang requirements. Holiness ang requirements. That's why, kung wala ang Diyos, imposible talaga na maligtas ka. Kahit mag-rosary ka pa araw-araw, mag-umpisal ka pa araw-araw, manalangin ka sa Mama Mary, manalangin ka sa mga ribulto, hindi yan ang magliligtas sa'yo. Ang kailangan mo para maligtas ay mamuhay ng may kabanalan. At ang pagiging banal, ang hindi kaya ng tao. Oh, hallelujah. So yun ang panaginip ni Jacob. Time na ako, Pastor Menga, 11. Yun ang panaginip ni Jacob. Si Lord nasa tuktok, si Jacob nasa ibaba. This is the picture of God and sinner like us. God at the top, holy, pure, blazing glory. Ikaw, lupa, dust. Pag namatay ka, yung bahay mo, gagawing, ay yung katawan mo maging carnival of worms. You are a sinner.
That's why Isaiah 59 verse 2 to 3, dahil sa ating masasamang gawa, nahiwalay tayo sa Diyos. Dahil sa ating kasalanan, hindi natin siya makita at marinig. Ang kamay natin ay puno ng dugo. Ang daliri ay puno ng katiwalian. Hallelujah! Ang ating mga labi ay puno ng kasinungalingan. Ang mga dila ay pawang kasalanan. But thanks be to God. Not only binigyan ni Lord si Jacob ng vision, but God gave him a voice. God spoke to Jacob, mga kapatid. Hallelujah. Ito ay nagpapakita na hindi lang tayo pinapanood ng Diyos. Kinakausap tayo ng Diyos sa mga oras na ito. Mga panauhin, maaring ako ang nakikita nyo, pero behind this, God is speaking to you right now. Kinakausap ka ng Diyos, mga kapatid. Tingnan nyo, ano ang sabi ni Lord sa masamang Jacob? Kung tayo yun, sabihin natin, alam mo, masaya, walang iya ka, masama ka, kadiri ka, bastos ka. Yun ang sabihin natin. Pero anong sabi, mga kapatid? Basahin nga natin sa Tagalog yan. Genesis chapter 28 verse 13. Kaya't ang salita ng Panginoon ay magiging sa kanila'y utos at utos, bilin at bilin, bilin dito'y... Okay, wala mga patid. But then, in Genesis chapter 28 verse 13, verse 14. Kaya't inyong dinggin ang salita ng Panginoon ninyong mga maduduhaging tao na nagpupuno sa bayang ito na nasa Jerusalem. And then from next verse 15, mga kapatid, hanggang verse 17, ang sabi ng Panginoon, yung pangako ko sa lolo mo na si Abraham, itutuloy ko pa rin galing sa iyo. He was a cheater, he was a sinner, he was a liar, pero ang sabi ni Lord, kung ano ang aking pangako, tutuparin ko yon. Oh, hallelujah. Naisabihin ng Diyos sa bawat bisita ngayon, ano man ang kalagayan mo, ano man ang kasalanan mo, pangako ng Diyos, ililigtas kita, patatawarin kita, lilinisin kita, babaguin kita. It does not matter ano ang current status mo, kung ano ang promise ni Lord, hindi niya yun bibiguin. Oh, hallelujah. At sinabi pa doon sa verse 17, sinabi ng Panginoon, I will not leave you. I will not forsake you. I will always be with you. Sa kabila ng kapalpakan ni Jacob, kasalanan ni Jacob, kahinaan ni Jacob, pinakita pa rin ng Diyos na siya ay tapat kailanpaman. At kung ano ang kanyang pangako, kailanman hindi bibiguin ng ating Panginoon. Hallelujah. God is speaking sa bawat bisita natin ngayon. Maaring ikaw ay cheat pa sa ngayon. Mahina ka sa ngayon. But God is calling you. I will help you. I will guide you. I will change you. I will bless you. Hindi nagbago ang mensahe ng Panginoon. Mga panauhin, maaring ikaw ay bangungot pa rin ng iyong nakaraan. Stuck ka sa kasalanan at addiction. Huwag kang mawala ng pag-asa. Naririto ang ating Panginoon. At sinasabi sa atin, I will forgive you. At sinabi na to ni Lord kay Jacob, hindi pa naglingkod si Jacob kay Lord. Hindi pa nag-surrender si Jacob ng kanyang buhay kay Lord. Nag-I love you to na ang Panginoon. Before you even come to me, I'm giving you an assurance, you are forgiven. You have hope in my life. God did not love Jacob because he was lovable. God loved Jacob because God loves Jacob. And as we read in the scripture all over again, isang bagay lang ang ating marirealize. Si Lord palagi ang naghabol. Si Lord palagi ang pursuer. Si Lord palagi ang chaser. Si Lord palagi ang seeker. Hindi ikaw ang nakahanap sa Diyos. Si Lord ang matagal nang hinahanap ka, mga kapatid. Si Lord ang matagal nang kumakatok sa iyo. Si Lord ang matagal nang naglalambing sa iyo. Si Lord ang matagal nang naliligaw sa iyo. No matter how ugly your past,
God can override your past. So from this promise, ang sinasabi ni Lord kay Jacob, Jacob, don't worry about your future. Your life is secured in my hands. Now, here's the thing na natutunan ko dito, mga kapatid. Ang nakita ni Jacob ay stairway. Everybody shout stairway. Stairway. Hindi po ziggurat. Right? Ang ziggurat, nung panahon ng ancient Mesopotamia, yun nagtatayo sila ng building na parang patriangle lang ganun, mga kapatid. At yun ang kanilang belief na doon bumababa yung kanilang mga gods and goddesses. Na inaalay pa nila minsan, nagbibigay sila ng human sacrifices para daw ma-please ang Diyos, ang mga Diyos-Diyosa nila. Pero pinakita ni Lord, mga kapatid, sa panahon na talamak ang ziggurat, pinakita ng Diyos kay Jacob, hindi ziggurat ang magliligtas sa iyo. Hallelujah! Hindi po ang relihiyon ang magliligtas sa iyo, bagkos ang stairway na ginawa ng Panginoon, yun ang magliligtas sa atin, mga kapatid. Now, thank God for religion. Salamat sa relihiyon. Pero kailangan nyo maintindihan, hindi po effort ng relihiyon ang magbibigay sa atin ng acceptance sa Panginoon. There was a time in the Bible na in-express ng Diyos ang kanyang galit sa hypocrisy at emptiness ng religion. If you read Amos chapter 5, verse 21, I'll read it in NLT. Ang sabi ng Panginoon, I hate all your show and pretense, the hypocrisy of your religious festivals and solemn assemblies, burnt offerings and peace offerings, grain offerings. I'm not impressed. Bakit? Yung kanilang paglilingkod sa Diyos ay naging ritual at hindi na relasyon. Naging obligasyon at hindi na kagalakan. Naging duty at hindi na naging delight. Kahit tayo, mga Pentecostal, kung ang pagsisimba natin ay nagsisimba na lang tayo dahil kailangan, dahil pagalitan tayo ni Bishop, dahil ganito, dangerous yan, mga kapatid. Kailangan may kagalakan sa ating paglilingkod sa Diyos. Ayaw na ni Lord na nagpipray ka, nagalit ka na nagpipray, galit ka na nagpupuri. We must do everything with joy in our hearts, with delightfulness. Hallelujah. Papayag ka ba, Ma'am Reyna, sa gwapong to? Diyos ko, sabihin sa'yo, anong tawag mo sa kanya? Beb? Babe? Babe? Date tayo ngayon? Kain tayo sa labas. Tapos, tanongin ni Reyna, bakit anong meron? And then sabihin ni Pastor Misha, obligasyon ko to, asawa kita eh. Magagawa ba ako? No choice ako eh. Kahit di ko naman talaga gusto eh, wala eh, duty, trabaho to eh. Matutuwa ka ba nun, Sister Reyna? Nagagawin niya dahil obligasyon? Dahil may kontrata na kayo? Sabi pa sa akin ni Bishop, Bishop Mario, congrats, malapit ka na sa lifetime imprisonment. Blessed bondage. Matutuwa ka ba nun, Ma'am Reyna, na gagawin lang ni Pastor Misha yun, yayakapin niya kanya dahil kailangan gawin eh. Ikikis ka niya dahil kailangan gawin. Pero pag tinanong mo siya, bakit, anong meron, ba't gusto mo akong i-date? Pero sabihin ni Pastor Misha, yung mga tropa ko nagyaya ng basketball, yung mga kaibigan ko nagyaya ng kainan, pero wala akong ibang gustong makasama ngayong gabi kundi ikaw lang, dahil ikaw ang nagpapasaya ng buhay ko. Ikaw ang nagbibigay kulay sa aking buhay. Hayaan ko na yung mga basketball na yan. Mas gusto kita. Ikaw ang gusto kong kasama. Kung si Ma'am Reyna masaya doon, how much more ang ating Diyos? Lord, gusto kitang purihin dahil ikaw lang talaga ang gusto ko. Wala nang iba. Hindi ito relasyon. This is relationship. When was the last time na tumingin ka kay Lord? I love you, Lord. I love you. You are my happiness. You are my joy. You are my everything. Oh, hallelujah.
na sa Bible reading, hindi kayong inaantok. Ay, ba't hindi ba itindihan? Kasi kailangan ka lang basa-basa pa. Pero yung gigising ka sa umaga, Lord, speak to me, speak to me. At habang binabasa mo, oh, shock, kinikilig ako, Lord, grabe. Grabe yung pangako mo. Ay, wait, ang harsh ko naman, Lord. Ay, thank you, Lord, thank you, Lord. Sabi pa ni Jeff Arnold, pag babasa daw siya ng Bible, parang humisingit siya ng drugs. There's delight with that, mga kapatid. Pag may delight sa ginagawa mo, hindi mahirap mag-pray. Hindi mahirap mag-worship. Hindi mahirap magsimba. Bakit kami nagsisimba dito every Sunday? It's not because of obligation, but because ito ang pinakamasaya na gawin sa buong mundo. One day in your courts is better than 1,000 elsewhere. Nothing can give me more happiness than the church, than the fellowship. Because my worship is not a ritual. My worship is a relationship. Pwede ba purihin mo si Lord dahil gusto mo talaga siyang purihin? I love you. You are my treasure. You are my life. You are more than the sunshine. You are my everything. Delight yourself in the Lord. Oh, hallelujah. Oh, sit down, mga kapatid. Kaya doon nagalit si Lord. Sabi ni Lord, kahit pa mamahaling tupa yung binili nyo, kahit yung perfect pa na tupa, hindi ako natutuwa dahil ginagawa nyo lang yan dahil kailangan gawin. These people draw their, ano sabi doon? With their lips, but their heart is far from me. Para bang nag-aalay sila na, ito na Lord, oh, yan. Sana happy ka. Hirap. And sabi ni Lord, hindi nyo na-guess yung point. Mas importante sa akin yung offerer than the offering. Mas importante ka kaysa sa mabibigay mo sa akin. That's why the Bible says, the sacrifice of the Lord are the broken heart and the contrite spirit. He will not despise. Oh, hallelujah. Amos 5 verse 4 to 6. Anong sabi nito ni Lord? Then yung sabi niya, seek not Bethel, nor Gilgal, nor Beersheba. Now that three places ay mga religious place. Yan ay mga sanctuary. Pero sabi ni Lord, wala ako sa Bethel, wala ako sa Gilgal, wala ako sa Beersheba. Kung gusto niyo makarinig ang magandang preaching dito, panoorin niyo yung preaching ng daddy. Soundcheck. Sa YouTube, mga kapatid. Seek ye the Lord and ye shall live. Patay na si daddy, buhay na buhay pa rin yung preaching na yun, mga kapatid. Napakagandang preaching. Seek ye the Lord and ye shall live. Anong sabi ng Panginoon? Seek not Bethel. He was pleading to the Israelites. Huwag yung Bethel. Hindi nyo nag-gets yung point. Huwag yung Gilgal. Huwag yung Beersheba. Anong sabi ni Lord? But seek ye me. Ako. Huwag nyo hanapin. Hallelujah. Yung Park Church. Hanapin nyo yung Diyos na nasa Park Church. Huwag mong hanapin. Yung UPC ang hanapin mo, yung Diyos na sinasamba ng Hallelujah. Religion is not enough. Hebrews 10:4, hindi na maari na ang dugo ng mga baka at kambing ay makapawi ng ating kasalanan. Isaiah 1 verse 11 to 15, ang sabi ni Lord in NLT, summarize ko na lang, sabi ni Lord, I'm sick of your burnt offerings, of your religious ceremony. All your gifts are meaningless. Your offerings are disgusting. Your fasting is fake. Ginagawa mo lang mag-fasting, hindi dahil gusto mong lumalim ang relasyon natin. Gusto mo lang mag-fasting para may mapagyabang ka na fastingful ka.
Sabi ng Diyos, I don't like your prayers. It was all just religious ritual. So, religion is not the stairway to heaven. Kung rin isip nyo ngayon, hindi na ako mag-church. Importante, mabait akong tao. Hindi ako nanakit, tapat ako sa asawa ko. Hindi ako nangungupit, hindi ako naninira kay Alice Guo, mga kapatid. Mabait ako, behave ako, matino ako. Hindi ko na kailangan mag-church dahil si Lord nasa heart ko siya. Okay, nasa puso ko siya. Church, ako sa bahay lang. Okay na ako doon. At akala mo, yung good works mo ang stairway to heaven. Hindi ako naninigarilyo, hindi ako naikiapid, hindi ako nagmumura, mabait ako. The problem is, how long can you stay good? Halos lahat tayo dito, mabait lang pag Linggo. Pero pag Martes, mga Marites, mga kapatid. How long can you be good, mga kapatid? Pwede kang mabait ngayong Sunday, pero nagkasala ka na naman sa Monday. Mabait ka na naman sa Tuesday, nagkasala ka na naman sa pagka-Thursday. How long can you be consistent to stay good, mga kapatid? And the Bible says in the book of James 2:10, na pag nasunod mo man ang 99 na batas, pero nasaway mo yung isa, back to zero ka na naman, mga kapatid. So, pagiging mabait, hindi yan yung stairway sa heaven. Simba ako, pipray ako, fasting ako, 100 days. Eh, napamura ka na sa isip. Ayun, laglag ka na naman. Balik ka na naman. Balik ka na naman. Laglag ka na naman. How long can you stay? And the Bible says in Isaiah 64 verse 6 that all our righteousness are just filthy rags. Ay maruming basahan lang sa harapan ng Panginoon. Hindi kabaitan mo ang stairway to heaven. Hindi relihiyon ang stairway to heaven. Ano ang stairway sa heaven? John chapter 1 verse 47. Sabi ni Philip, Nathaniel, halika dito. Nandito na yung Messiah. Come here. Sabi ni Nathaniel, tagas-tagasan ba yan? Medyo napalunok si Philip, taga Nazareth. Sabi nila, meron bang mabuting lumalabas diyan sa Nazareth? Mga walang iyan naman mga tao diyan. Pero yung Messiah nang galing sa Nazareth. Ano sabi ni Philip, come and see, pakita ko sa iyo. At nung papunta si Philip at si Nathaniel, papunta kay Jesus, malayo pa lang si Nathaniel, sinabi na agad ni Jesus kay Nathaniel, you're an Israelite, you're a Jew, you are this. Alam na ni Jesus lahat ng detailed sa buhay ni Nathaniel. The omniscience of Jesus Christ. Hindi ka pa lumalapit sa Kanya, alam niya yung address mo, alam niya yung struggle mo, alam niya yung luha mo, alam niya yung pain na pinagdaraanan mo, alam niya yung kapaitan na nararamdaman mo. At nung narinig yun ni Nathaniel, anong sabi ni Nathaniel? Wow! Truly, you are the King of Israel. Truly, you are the Messiah. Kilala mo na agad ako. Sabi ni Jesus, hindi ka pa tinawag ni Philip, nakatago ka pa sa fig tree. I already saw you. Nakita na kita. At ang sabi ni Nathaniel, wow! You are truly the Messiah. Na ito, watch. Ito ang sabi ni Jesus. Na-elips ka na doon? Namangha ka na doon? Wala pa yan! Watch. John 1:51. Masaya natin. Then he said, I tell you the truth, you will all see heaven open and the angels of God going up and down on the Son of Man, which is Jesus, the one who is years after ng panaginip ni Jacob, nagmanifest na sa flesh yung stairway. Sabi ni Jesus, ako ang stairway incarnated in the flesh. Ako ang magdadala sa iyo sa langit. Ako ang magliligtas sa iyo. What religion cannot do, Jesus can.
What you cannot do, Jesus can. When your strength is insufficient, the grace of God is sufficient. Jesus is the stairway to heaven. Kita niyo yan? Kanina, panaginip ni Jacob, dito siya imburnal, andun ang Diyos ang banal. At sabi ni Jacob, gusto ko makapunta dyan. How? I can't be holy. I can't be good always. Pero ang hindi ina-expect ng lahat, yung nasa top ang bumaba. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word became flesh. Bumaba ang Diyos, mga kapatid. Sabi pa ng isang awit, He does not want heaven without us. So Jesus brought heaven down. Nung hindi natin abot ang langit ang umabot sa atin. At narito tayo ngayon dahil ang langit ang bumaba at niligtas tayo. The stairway to heaven is Jesus Christ. That's why nung nandito si Jesus, ang sabi ng angel, isa sa title ng taong yan ay Emmanuel, which means God is with us. He is now with us. He is no longer above us at the top. He is now with us. Hugging us, embracing us, loving us, healing us, delivering us, oh, forgiving us of our sin. He is now with us. And here's a greater news. He is here right now. He is here right now. He is here with us right now. The stairway to heaven is in this place. Jesus, the living God. First Timothy 3:16, I'm about to close. Without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. Sabi ni Philip, Jesus, banggit ka ng banggit ng Ama. Show us the Father. And that would suffice us. John 14:4-5. Sapat na yun! Ituro mo sa amin ang Ama. Ano sabi ni Jesus? Tagal niyo na akong kasama. Hindi niyo pa rin kilala ang Ama. He that hath seen me hath seen the Father. Yung nakita ni Jacob sa tuktok ng ladder, yun yung kasama nyo ngayon, manifest in the flesh. That's why Jesus said, I am the way, I am the truth, I am the life, and no man cometh to the Father but by me. Why? He is the stairway to heaven. Second Corinthians 5:19, to it, God was in Christ, reconciling the world to Himself. Acts 4:12, for there is salvation in no one else, for there is no other name under heaven that has been given among men whereby we must be saved. There's only one stairway, brothers and sisters. There's only one stairway, mga panauhin. There's only one God, one Lord, one mediator between God and man, the man Christ Jesus. There's only one Lord, there's only one faith, there's only one baptism, there's only one way for salvation, and that is faith in Jesus Christ. Hindi tinuro ni Jesus ang daan. Si Jesus ang daan. Hallelujah.
mga panahuin. Siguro akala nyo, we're just going to teach you same old kind of religion. Same typical religion. Pero ang hindi nyo alam, wala pa kayo dito. Nandirito na ang stairway. Anong sabi ni Jacob? Genesis 28:16? Anong sabi ni Jacob? Surely, the presence of the Lord is in this place. I didn't know it. Akala mo, number 8, Balete Drive lang to. Akala mo, church lang to na may aircon. Pero ang hindi mo alam, the Lord is in this place. The Lord is in this place. He will heal you. He will redeem you. He will save you. He will set you free. With all your shame, God provided a stairway, Jesus Christ. This is a famous quote, one of my favorite quotes of all time. Sabi niya, the greatest man in history is Jesus Christ. He had no servants, yet they called him Lord. He had no degree, yet they called him teacher. He had no medicine, yet they called him healer. He had no army, yet kings feared him. He had no military, yet he conquered the world. He ruled no nations, yet they called him king. He committed no crime, yet they crucified him. He was buried in the tomb, yet he is alive forevermore. Lahat ng gustong makapunta sa langit, tumayo, mga kapatid. At kung gusto mong makapunta sa langit, the stairway to heaven is Jesus. Be baptized in the name of Jesus. Receive the Holy Ghost in the name of Jesus. Halamosha kairala. Hallelujah. Taas muna natin ating dalawang kamay. We sing that song, Down From His Glory, Ever-Living Story. Down from His glory, the stairway to heaven is Jesus Christ. No other Savior, no other way of salvation than the name of Jesus. And Jesus was His name. Jesus was His name. Born in a manger, to His own a stranger. Come on, church, bago tayo mag-pray sa ating mga kapatiran, let's reminisce the goodness of God. I can't reach the top, so You came to me. You came to me. That's why I'm going to rejoice. Taas natin ating mga kamay. Let's sing this together. Son of Man is the stairway to heaven. Jesus is the link between heaven and earth. Jesus bridged the gap. He is the mediator between God and man. What a great Savior. Yala mo sa kaya lalaba ka. And all God's fullness. Hallelujah, hallelujah. For the last time, oh how I love Him.